morning, sir. New Clark City. Saan ang daan? Yes. Diretso. Okay, thank you. Baba doon. Okay. Jeno! No! Alright, dito tayo sa New Clark City. We're going to do the Occular ride para sa classic NCC gravel race. I'm with Sir Jumbo Tayag, Jeno Cuenco, CJ, at Sir Vanjo, at iba pa na mga kasama. Let's enjoy the day. Let's ride. Let's go. Oh, mula doon sa ano. Pero ang ganda, no? Sana may gasgas sa gilid yan, eh. Ano nga doon tayo? Grabe, iakyatin natin yan. Ah, hindi tayo akyat. Buti na lang. Ang tarik, eh. Again. Sa first part ng ride namin na ito, mga kapadyak, nakaranas na kami ng ilang mga paddles na mayroong tubig at mayroong putik. Inaasahan din namin na makakasama to sa ruta ng gagawing NCC Go Clark Classic Gravel Race. Ilang kilometer lang ito pagkatapos ng start lane dun sa may NCC mismo. Kaya magiging crucial yung part na to kapag ka magiging matindi ang pag-ulan bago ang karera or during the race. Yan, okay pa mga ganun na padal. Okay, no? Okay. Okay siya. Okay siya. Tignan natin sa taas. Pwede siya, pwede. Pero ano to, kumbaga hindi ka pa nagkakarera, nag-iisip ka na kung anong gulong gagamitin mo. Hindi, tsaka maulan, ano eh. Escape natin yung ulan eh. Oo. So may mga ganyan na maliit talaga. Para magkita natin yung mga section na hindi dapat, saka ano. Iniisip, ang iniisip ko lang dito yung ambulansya, saan ko ilalagay. Oo. Magiging crucial talaga yung pagpili mo ng gulong na gagamitin sa karerang ito. Kaya nakikita nyo naman yung dinadaanan namin, mga kapadyak. Maraming ruts, maraming dinaanan ng tubig pagka malakas ang ulan. Kaya crucial yung gulong na gagamitin mo sa karerang ito. At makikita nyo yan sa kabuuan ng video ito. It's not the proper tire dito sa ano na to. Definitely hindi ito yung tire na gagamitin ko sa karera. May barbed wire, ha? Pati sapatos. Iniisip ko pa naman mag-road tires ngayon. Ay, road, ano, road cleats. Dahil ka ako, NCC naman. By the way, in this ride, I'm using the Specialized Pathfinder Pro. Yan yung goma o gulong na ginagamit ko sa ride na ito. Slick po kasi yung gitna niya, kaya pag-iisipan ko pa kung ito talaga yung gagamitin ko sa race proper. Tingnan natin kung madudulas yung gulong na to. Alam mo na to, Jeno? Di ko alam kung saan kami nandoon. Follow niyo na lang po ako sa Strava para sa ruta. Well, anyway, maglalabas naman ng official route yung Go Clark PH para sa race proper, mga kapadyak. At dito sa part na to, meron kaming napuntahang parang mga residential area at magugulat na lang kami after nito. Meron palang matarik kaming aahunin na technical. Hindi yata kayo. Banjo. Daan na ako. Ah, mataas pa. May exit to. Meron. Okay.
Walang balik to eh. Oo. Hindi pwede eh kasi technical eh. Medyo mahaba-haba rin itong tulak na ito mga kapadyak. Pero siguro sa malalakas kung kaya niyong padyakan, padyakan nyo. Pero on my part, hindi ko talaga kaya eh. Pero nung medyo naging okay na yung gradient at wala na yung malalaking mga bato, masarap po siyang padyakan. Kasi merong reward sa taas. Pag ganun, mas madali tayong makakapagpaalam. Oh, kasi sila yung ano mismo eh, no? Sila na yung makikiusap sa barangay. Oh, tama, oh, tama. Oh. In this part, mga kapadyak, akala ko matataas na yung talahib dito eh. Medyo para sa akin, masukal na siya eh. Pero mas matindi pa pala mamaya. Clearing lang, Sir Jumbo. Ganun ginawa nila sa bungabon eh. Nung tinrack rid, matataas pa yung damo eh. Pero after nun, nalinis na. So, aaw na. Aaw na ulit. Oo, oh, dami aso. Gabi ba kayo? Dami aso ron. Lalo na pagkagabi. Hindi, hindi. Makakakilala ko dati. After naming mag-hydrate, after naming magpahinga sandali, after naming mag-regroup, padyak uli, pataas ng pataas ang ahon namin. Paakyat kami ng paakyat. Pero laging may reward, mga kapadyak. Ganda. Wow. Yan natin. Wow. Ganda, Sir Jumbo. Ganda ng lugar. Papasok ka dyan. Ano dito? Pwede pa dyan eh, no? Diretso. Konti na lang yan. Ito malasa to. Basta mo crack yan. Oh, abot na yung light. Itong connection eh. Dyan. Putol na yan eh. Putol na dyan. Alin naman? Makakakay yan. Malasa. Yan po yung tinapyas na bundok para daanan ng highway. Kaya ang gagawin namin dyan, bababaan namin yan, tapos aakyatin uli mga kapadyak para makarating sa kabilang side. Nandito kami sa ano,
labas ng papuntang Malasa na. Galing kami New Clark City tsaka Kalangitan. At nasa 9 kilometers pa lang yata kami. Pero grabe na yung mga pinuntahan naming ruta. Ito yung part ng NCC, yung highway na ginagawa. Malasang maunat. Malalasahan na naman natin ang hirap sa Malasa. Marami na po kaming inahon dito sa ruta na to, mga kapadyak. Kaya expect nyo, maaari dun sa race proper, mayroon talagang mga significant climb. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa naman official itong ginagawa natin. As I have mentioned a while ago, this is just an occular ride. Kaya maaaring kasama ito sa karera, maaaring hindi naman. Kaya you have to expect the unexpected. Pagdating po dito sa itaas, makikita nyo yung putol na daan. Kasi nga, talagang tinapyas nila yung bundok para daanan ng highway. Sir Banjo, ito na yung trail papuntang Malasa. Okay. Invite si Gerard. So tinanong sa akin ni Kix. Sir Cris, alam mo ba to? PJ! Nandulas kasi ng gulong mo eh. Pabawi. Gravel King SS yung gulong na gamit niya. Medyo madulas talaga siya sa ganitong terrain. Pare, pagdating yung Malasa. Grabe. Sama namin mga adventurer eh. Tapos diretso sa ulo. Pero lalagay ko yung ano? 42. Ano? Makapit naman siya sa gilid eh, kaso pag yung pagpagod ka na. Break time, soft drinks na. Ubus na. Malasa na to, no? Dito pa baba, Malasa. Ngayon pa pong kasal. Dito babawian kami ni CJ. Nakakita siya ng patag at sementado. Kaya ayun, umatake siya. May advantage din yung gulong niya sa ganito. Bumawi si CJ, oh. Kaya nagtutulak, eh. Balik sa off-road. Thank you.
Oh, grabe. Oh, nga. Ganda, ganda. Ganda rito. Mahirap nga lang puntahan. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Sayang. Ah, hindi namin alam. Sige, bumalik sige. May ganun, no? May U-turn. Nakaayo. Ang bilis kasi nung baba dun eh. Kaya hindi na wala. Kaya sila tigil mo, no? Oo. Oh. Last trade yung ano eh. Hindi, kasi siyempre isip dyan, nadilid tayo. Hindi yung naisip sa gilid, dire-direct yung tingin. Another form lang pambubudol yun. Dito sa part na to, mga kapadyak, wala na kaming masyadong aahunin. Although rolling pa rin siya, pero majority po pababa ng pababa. Akala ko kanina, yun na yung sinasabi kong masukal eh. Pero, pasukal ng pasukal yung aming dinadaanan, mga kapadyak. Grabe, kinakailangan i-clearing operation to kasi maaaring maligaw yung siklista. Military operation yata ito eh. Mamaya check tayo ng derailleur. Check ng derailleur. Kasi baka maputulan tayo. Ayun no. Yun. Ay, salamat. Salamat, Panginoon.
Salamat sa Diyos. Nakalabas na tayo. Akala namin nakalabas na kami, yung pala patikim lang yon. Meron pa pala mga kapadyak. Almost 5 kilometer yata itong ganito. Medyo technical. Delikado pala ito, bangin na sa kanan. Lalim. DJ. Dinig ka na, dumarating ka na, CJ. Ha? Dinig na. Grabe, no? Para ako nagmarat. Lalim doon, ha? Lalim. CC pabalik doon sa may... Yun nga. Kami nang galing kanina. Wala na masabi. Wala na masabi! Sa kami nang galing kanina. So doon tayo babalik mamaya. Ayan, sa gas-gas na yun. Oo, kailangan natin babaan to. Ito yung golf course, eh. Nakakarinig na ako ng tao. May mga bata na. Sibilisasyon na. Ito pala yung sinasabi nilang teknikal, no? Ito, sapang malalam. Akit tayo ulit ng Murcia. Ito, ito, sapang malalam. Sa kanuman. Ito, pabalik. Yan. Oh, pero yun nga, ang question, yun nga. Kasi dati, nalulusot pa yung golf course eh. Hindi ko alam ngayon, kung nandiyan pa yung trail na lulusot sa golf course. Down nila lahat. Technical. Usapan na lang ng proper tires to. Kahit sa kamay. Isa sa dahilan kung bakit nagustuhan ko ang gravel cycling, gravel racing, and gravel adventure. Kasi it's a matter of your own choice sa paggamit o pagpili ng gulong.
didiskartehan mo talaga siya eh. Nasa sa iyo kung mag-i-slick ka. Pero in this kind of terrain, nako, I doubt na gagana yung slick tires. Tingnan nyo mga kapadyak. Ay, salamat. Nalay na ako eh. Malayo na tayo kay CJ, ha? Kawawa naman yung maglalakad yung dito. Masasanay ka dito. Kasi mahirap pa golf course. Oh, yun na. Ito, papunta na tayo sa may golf course dito sa may malapit sa NCC. Kaya makikiusap para makiraan tayo kasi ang haba na ng downhill namin. At hindi birong ahunin yun ha. Malayong tulak yun. So sana payaga kami pumasok sa may golf course. Cross fingers. Eh no? Sa part po na ito mga kapadyak, kinakailangan namin makita yung sapa na dapat naming tawirin para makarating dun sa entry point, dun sa may golf course. Lamos, hugas bike. Malalim. Lamos lang pwede. Kanina kumanan tayo eh. Para hindi na tayo bumaba dito. Sa ano? Yung nga eh. Nawala tayo kasi, sa ano eh. Kasi kung kumanan tayo kanina, babalik tayo doon sa tibag na bundok. Sa kanina. Huwag yung main road na tayo. Ano? Oh, sabaga, may long cut natin. Babagsak tayo sa tinibag na bundok. Saan ting daan nito? Tingnan mo. Ah. Nasa baba tayo eh. Dapat sa taas tayo. Yung golf course na dyan eh. Hindi man tayo dumaan dito sa line eh. Hindi, yung nga. May guard. Hindi muna tinanungan. Dumiretso na lang kayo. Doon. Ito pa putang golf course. Oo. Madam mo lang. Kung kumasok ka hindi na yung mga direktaw na yan, nalipis na dami mo. Kasi Kevin sa may bahay na walang tao. Walang bahay dyan na walang tao. Pero yung gate mismo ng ano golf course. Ako ba nung nga balikan tayo kasi pag shortcut tayo na tayo. Pagdating nyo dyan banda, may security. Oh, yung security, tama. Yun na sinasabi kanina ni ate, yung security eh. Let's yung ganda yung mga dragon fruit. Sabi ni tatay, no? Kuya, thank you po. Salamat po. Buti na lang nakakita tayo ng ermitanyo. Sana binigyan natin ng pagkain, baka binigyan tayong anting-anting. Aray, anong una mong kahilingan? Ah, syempre, DI2, 12 speed, Dura Ace. Ganda pala rito, grabe. Sulit.
Laspag. And yung kami galing, no? Somewhere there. Saka doon. Balik na kami ron. Ano? Buwan na ito. Hindi masukal daw. Time na yun. Original ka. Pinatapang isa sa inyo. Jeno. Ay, sa taas, Bella. Tayo ng golf course. Dito mga kapadyak, magkakaroon ng kaunting argument. Pero all will be resolved in good terms mga kapadyak, kasi madadaan naman sa pakiusap. Shoutout nga pala sa dalawang security guard na ginagampanan nila yung kanilang trabaho. Sir, ano? 2 hours po kaming naliligaw, sir. Malaking tulong po yung kung papadaan niyo po kami rito. Napakalaking tulong po noon. Wala talaga mangyayari. Ayan ang kalsada, oh. Yung problema lang kung papaliwanag sa Koreano yung camera na sabi nyo, sir, naligaw tapos tinulungan nyo lang yung mga kapwa nyong Pilipino. Ngayon lang, sir. Naligaw lang. Sir, salamat po. Maraming salamat po. Sir, salamat din po. Itong akin, trabaho lang to. Naintindihan namin, sir. Naintindihan namin. Sige, okay. Private property naman talaga yan. Kami po, nakiwas. Opo. Opo, trabaho lang. Dakal po, salamat, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Cemento! 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 Pabalik na kami ng NCC. Tanaw na. Yung pinanggalingan namin kanina. Yung pinagparadaan namin ng sasakyan. Jeno! Ayun na yun, di ba? DJ! Ito mo tulog sa bike mo! Mga kapadyak, this is our ride for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. If you like this video, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the tiny notification bell para ma-update kayo pag nagpo-post ako ng mga ganitong klaseng content. Yun. Home na, uwi na. Tayo na na. May plano pang mang-arko. Ibang klaseng adventure,
ibang klaseng experience. Salamat po sa lahat ng mga nakasama namin sa ride. Siyempre kay Sir Jumbo Tayag ng Cycles and Brew. Salamat sa pag-invite. Salamat din po Sir Cris at saka kay Sir Vanjo Tapang, the newbie cyclist. At siyempre ang Pampanga Bike Packing Community. Salamat po sa inyo. At salamat din kay Sir CJ Mac, yung aking training buddy. At siyempre kay Sir Jeno Cuenco, ang siklistang kabalin. Remember guys, ride safe, eat healthy. God bless you all. This is the Cycling Chef.